ito po. Kainin ko po yung tubig, walang masama po mangyayari sa akin. Yo mga Kangas, magandang umaga. Nagpiprepare kami, uuwi kami sa probinsya, doon sa nabili kong bahay. Kasi magsusukat ako ng linya ng kuryente. Dahil kailangan natin may kuryente doon. Doon sa bakasyonan namin. Sabi lang, mura daw ang kuryente doon. Pero depende siguro sa konsumo. Kapag wala ka sa minimum, eh mura talaga mabayar mo. Pero kapag lumampas ka sa minimum, medyo lumalaki na yung babayaran natin. Sana maging success yung lakad ko ngayon. Dito kasi sa amin, sa Kalamba, napakalaki ng kuryente namin. Pero alam nyo, kung natuloy lang yung nuclear power plant na pinagawa ni Marcos, sana hindi tayo nagsasuffer sa kuryente. Masyado lang kasi na politika. Napakalaking tipid sana natin sa buhay ngayon kung hindi tayo lumabayad ng malaki sa kuryente. Kasi ang laki ng mai-contribute nun sa buong Pilipinas na kuryente. Talagang napakaganda ng plano ni Marcos noong panahon. Itinayo niya ang nuclear power plant para gumaan ang buhay ng mga Pilipino. At hindi lang yun, napakarayo pa niyang mga alternative source of energy na pinagawa. Pero hindi na halos nag-i-exist sa panahon ngayon. Tulad yung nuclear power plant na yun sa Murong Bataan. Pinatigil ni Cory Aquino. Napakasayang. Gumastos na ng napakalaki pero pinatigil niya. Hindi nila muna sinubukan. Sinabi nila na ito ay risk sa buhay ng mga tao. Pero kung risky ito, bakit may mga nuclear power plant na pinatayo sa ibang bansa? At ang gumawa ng nuclear power plant dito sa Pilipinas ay ang Westinghouse, na kung saan sila din yung contractor sa ibang bansa. Bakit doon nag-i-exist? Bakit doon safe ang nuclear power plant nila? Bakit sa bansa natin ipinatigil? Di ba? Talagang politika yan. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga kakas itong video na ito. Pag tagli-tagli nyo kung sa tingin nyo ba eh risk ba talaga ang nuclear power plant? At kung bakit hindi natuloy yung nuclear power plant dito sa ating bansa na kung saan dapat tipid talaga. So ito mga kakas, panoodin nyo to. Ngayon sa Beznau nuclear power plant, few miles outside Baden, Switzerland. Itong plantang ito ay gawa ng Westinghouse noong 1960s. Dalawang unit ito ng mahigit 350 kada isa na nuclear power plant. Na mula noon hanggang ngayon ay nagpo-produce ng malinis at ligtas at murang nuclear power para sa bansa ng Switzerland. Mas luma po ito sa ating Bataan Nuclear Power Plant. At kaya po ako nandito para ipakita na wala pong nangyayari sa kapaligiran. Ang tubig dito ay hindi napopollute nitong nuclear power plant na ito. May isda dito sa ilog na ito, nagfi-fishing ang tao rito. Nagpi-picnic ang tao, kuminsan nagsiswimming dito sa ilog na ito at walang masamang nangyayari. Ako po ay nalulungkot na sa bansa natin, maraming mga hindi katotohanan na sinabi tungkol sa ating Bataan Nuclear Power Plant na kapag daw ang isang babaeng buntis ay lumapit sa Bataan Nuclear Plant habang umaandar ay matutunaw daw ang bata sa loob ng dyan ng babae. At ang mga isda sa dagat dahil sa cooling water ay mamamatay masisira ang kalikasan natin. Ito po ang nagpapatunay na hindi po totoo ang mga istorya na yan. So, biruin nyo yun mga kaangkas, yung mga
paninira na yon, wag lang matuloy yung power plant dyan sa Bataan. Ito sa pananaw ko lang, siguro kaya hindi yan talaga tinuloy, eh para dyan sa Meralco, para sila yung makapag-negosyo. Pananaw ko lang yan, mga kakas. Para sila yung makapagbenta ng kuryente sa mga Pilipino na kahit mahal, eh okay lang sa kanila. Kasi wala silang pagmamahal sa mga tao. Nandito naman tayo ngayon sa kabila at kung mapapansin nyo, nandyan po ang discharge ng cooling water nitong nuclear power plant na ito. Sumisipsip po ng tubig itong plantang ito sa ilog na ito para ipalamig ang makinarya sa loob. At pagkatapos pong napalamig na nung tubig, lumalabas po yung tubig at dito rin tinatapon sa ilog na ito na mas mainit na, syempre dahil na-absorb na yung init ng planta. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo ito para makita nyo mismo na walang masamang nangyayari dito. As a matter of fact, kung titignan nyo po dun sa baba, merong isang tao na nakatayo sa isang boat na maliit na nag-fishing. At ang balita ko po rito ay kinakain po ang isda na huli dito sa ilog na ito. Mamaya po, bababa po kami dyan at para mapakita po sa ating mga kababayan na ligtas talaga itong tubig na ito, bala ko pong mag-swimming dyan sa tubig na yan para mapatunayan na wala pong dapat ikatakot na ligtas itong nuclear plant na ito at itong mga tubig na dumadaloy dito. Galing po doon ang tubig papunta dito. So, dito po tayo sa downstream ng discharge ng cooling water nitong plantang ito. 40 years na po itong power plant na ito na umaandar, na nagpo-provide ng power. Wala pong nagkasakit dito. Malusog ang mga tao rito at wala po silang reklamo. Sila nga po ang nagdidepensa nitong plantang ito na dapat manatili ito dito at nagbigay po sila ng approval na magtayo pa ng isang bagong planta na doble ang laki sa plantang ito. Napansin nyo yun, mga kangkas, ang mga residente pa doon ang dumidepensa at nagbibigay ng approval para muli pang magpatayo ng panibagong nuclear power plant. Samantalang dito sa atin ay mas marami pa ang napapaniwala na yung nuclear na pinatayo ni Marcos ay delikado at may risk sa kalusugan ng mga tao. Diba? Para yon sa pansariling interest sa aking pananaw. At kahit yung iba, ganun din ang pananaw sa ngayon. Kung papasok kayo, mararamdaman nyo na dito sa malapit, malamig. Ngunit banda doon, kung saan ako napunta, merong dumadaan na mainit na tubig na galing sa planta. Feel na feel mo yung init na tubig na galing sa planta. And so, sana napakita ko today na walang big deal dito sa pagkaligtas ng tubig na dumaraan sa isang nuclear power plant. Yung sinasabi sa atin ng mga masamang mangyayari, hindi po totoo yun. As a matter of fact, naniniwala po ako na itong tubig na ito ay napaka-safe na pwede itong inumin. At gusto ko rin pakita na itong tubig ay walang contamination na galing sa planta. Kaya, dahil ito, kainan ko po yung tubig, walang masama po mangyayari sa akin. I hope na this effort can somehow convince o makumbinsya ng ating mga kababayan na buksan ang kaisipan sa isang bagay na napakalaki ng impact sa klase ng buhay, sa uri ng buhay na pwede sa Pilipinas. Kung maging mura ang kuryente, kung maging sapat ang supply ng kuryente, walang kapatid
sa ating pag-asenso at progreso ng ating ekonomiya. Bilin-bilinan ko kay Mrs. Corazon Aquino ay pagpatuloy ang Bataan Nuclear Plant kung maaari. Sapagkat I told her this is the solutions in meeting a country's energy demands and decreasing dependence on imported oil. Ngunit ayaw niyang tanggapin ang aking mungkahi at maalala daw ng taong bayan si Marcos habang andyan ang Bataan Nuclear Plant. Anong klaseng pag-iisip yan? Ayan ay paghihiganti. Huwag natin idamay sa sambay ng Pilipino. Kanya't balang araw, makikita ninyo, 20 years from now, baksak na ang Pilipinas.